Tingin mo, Brad, bakit nga ang mata nilagay sa harapan? Para makita natin yung dadaanan natin. Tama, para makita natin dadaanan natin. Dahil tayo, hindi tayo tayo pa-atras. Lagi tayong pa-abante. Kaya ang future, yan ang hinaharap natin. At yung past, huwag na natin binabalikan. Shalom, shalom! Ayan, pauwi na lang kami. Tapos na lang maghapon sa aming mga trabaho. Ito ulit si Brother John. Hello! Gab. Dalisay? Oo. Nakala ko Dalisay ito. Si Gabda Dalisay ito. Gabda Besosa. Gabda Besosa. Oh my goodness. Gusto ko lang i-share ulit sa buko pa Jeremiah 29:11. Ayan, sabi niya rito, "For the plans I have for you is to prosper you and not to harm you, to give you hope," sabi niya gano'n. Minsan sa buhay natin, marami tayong mga plano, nagpa-plano tayo ng marami kung ano yung kagaganda ng buhay natin. Ano yung sa tingin natin na tama? Ngunit, karamihan sa mga plano natin hindi natutupad. Hindi natin nakukuha kahit yung gustong-gusto natin. Hindi talaga ito dumarating sa atin. Bakit yung mga bagay na hindi natutupad, yun natutupad? At minsan, doon tayo nagtatagumpay. Meron plano tayo, meron din ang plano ang Diyos. Kaya nga sabi niya, "For the plans I have for you is to prosper you," sabi ng Panginoon. Minsan nagagalit tayo dahil hindi natin nakukuha yung mga plano natin. Hindi natin siya nakakamit. Kasi ginagamit natin yung sa sarili nating kakayahan. Yan. So babalik tayo rin sa kanina. Trust the Lord. Sabi ng pagtiwala tayo sa Diyos. Dahil mas alam ng Diyos kung ano yung mas mabuti sa atin. Kasi yung mga plano natin, nasa tingin natin ang tama, minsan hindi natin alam, mas lalo tayo mapaparamak. Ang akala natin, maganda yun. Yun? Dumediretso tayo kaagad sa plano natin na maganda to. Pero pagdating ng ando na, isa, wow, bakit hindi? Hindi siya naging maganda. So, lagi natin kukonsulta sa Panginoon yung mga plano natin sa buhay at ipapakita niya sa atin kung tama ba to o hindi. Kaya nga, sabi niya rito, "In everything you do, put God first." Sabi niya, unahin mo Panginoon. Unahin mo siya at ide-direct niya yung lalakaran mo. Yeah. Amen. So sabi niya rin sa Isaiah 48:18-19. Sabi niya rito, "Have you not seen? Hindi mo ba nakikita? I am making a new path in the wilderness." Sabi niya rito, "I am making a new way." Sabi niya rito, "Nililinis ko rin daan. Inaayos ko yung makikita." So, kailangan natin konsulta sa kanya upang makita natin. Bakit ba ang mata inilagay sa harapan? Diba? Ano sa tingin mo, Brad? Bakit ba ang mata inilagay sa harapan? Para makita natin yung dadaanan natin. Tama, para makita natin dadaanan natin. Dahil tayo, hindi tayo pa-atras. Lagi tayong pa-abante. Kaya ang future, yan ang hinaharap natin. At yung past, huwag na natin binabalikan. Yan. Para sa susunod na message natin yan. In-advance ko lang. Eh. Okay, God bless sa lahat ng makakarinig nito. And ulitin ko, "In everything you do, put God first and He will direct your path." Sabi rin ko. At ang plano ng Diyos, "For the plans I have for you," sabi ng Panginoon, "is to prosper you and not to harm you." Yan. Lagi ang plano ng Diyos sa atin ay ang pagpalain tayo at maging masagana ang ating buhay. Amen? So God bless sa inyo lahat, sa lahat ng mga kanilig. God bless. Bye-bye. Bye-bye daw, bro. God bless. God bless. Yeah. Have a good weekend. Have a good weekend. Yan. Wala kami pasok bukas. Weekend na. Thursday.